lumapos na mainit na bagay sa kanyang puso. Umanti siya na yakap dito, ano man ang magiging desisyon niya at susunod na gagawin. Mula ngayon, ano man ang mangyari, alam niyang may isang taong susuporta sa kanya at tutulungan siya makabangon. At ang nanay niya yun, kapag nalaman niya ng totoo, ito siya magiging takbuhan niya. Humingi ng malalim si Marlene habang nasa tapat siya ng bahay nila Joker at hinihintay na buksan ng gate. Hindi niya sinabing pupunta niya ito na isang araw ngayon. Ayaw niya kasing tawagan o i-text na lalaki. Gusto niya ang sunod na pag-uusap ay personal at ngayong araw na yun ang mag-decision. Wala naman sigurong pasok si Joker ng araw na yun, kaya eto siya, biglang sumubo sa bahay ng mga ito. Nang bumukas yun, isang kasambahay ang sumalubong sa kanya. Ano po ang kailangan nila? Nandiyan po ba si Joker? Ay, wala po si Sir. Manan po niya, sino po yan? Base sa boses, alam niyang nanay ni Joker ang nagsalita. Kaibigan po yata ni Sir Jonathan, madam, sagot ang kasambahay at lumaki ang pagkakabukas ng pito. Kaya naman nakasalubong ang tingin ng nagtingin nila ng ginang. Mabilis niya nakita ang recognition sa mga mata nito. Papasukin siya manang utos nito at pumasok na sa bahay. Binalingan siya nakasabay bakit tuluyang binuksan ang pinto. Tumango siya at naglakad papasok. Shit, kakausapin ko na naman yung nanay ni Joker. Kailangan ko na naman tatagan ng sarili ko. Nang makapasok sa bahay, naabutan ni Marlene ng ginang sa sala na kumportabing nakaupo sa sofa. Nag-angat ito na tingin at ignore sa lang umupo siya sa upuang katapat ito. Sumunod naman siya. Ano pa ang sadya mo sa anak ko, Iha? Pinigilan niya mag-react sa malamig nitong tanong. Kakausapin ko siya para may linawin. Hindi pa ba malinaw lahat ng huling pumunta ka dito? Humiti siya. Malinaw naman po sa naayaw niyo sa akin. Pero hindi po malinaw ko talaga nilukok ni Joker. Ako nang magsasalita ito pero pinuto niya agad. Ma'am, pasensya na po. Pero hanggat hindi ko pinakakausap si Joker, wala akong balak na isuko siya. Mauuna na po ako. Tumayo siya at yumuko bilang paggalang bago tumalikod. Handa mo na ba talaga siyang ipaglaban kahit anong mangyari? Muli siyang pumihit pahalap dito. Opo, hanggang sa wala nang magawa ang tadhana at hahayaan na lang kami magmahalan. Namalatmata lang yata siya na biglang umaliwala sa mukha nito at umiti. Good, makakaalis ka na. Muli kong yumuko si Marlene at kumot noong naglakad palabas. Weird, parang minitian talaga siya ng nanay ni Joker pero sandali lang dahil nagsiseryoso na uli ito. Nakibit balikat siya, hindi yun ang priority niya ngayon. Kailangan niya mahanap si Joker. Hi, Grex. Dalaw ka naman sa Nation Romance ngayon. Kompleto kami mga babae. Text ni Jenny. Balak naman ni Marlene na pumunta sa Nation Romance dahil baka doon na makita si Joker. Pero mapapaagwa dahil nagyaya si Jenny. Kaya naman pagkatapos sa ospital kung saan nakita si Joker dati ay dumiretso na siya sa Nation Romance. Papagabi na nang makarating siya dahil sa traffic. Kaya nakitaka siya kung bakit parang walang tao sa loob. Wala kasi nakapark sa mga kotse sa labas at nakataklob ang mga bintana. Napatingin si Marlene sa pinto. Nakalagay naman ang "We're open, come in" na signboard. Nakibit-balikat siya at pumasok sa loob. Pagkapasok ay napakanuto siya dahil walang katao-tao at walang ganong lights. Tinawagan ni Marlene si Jenny pero hindi nito sinagot ang tawag niya. Sinuri niya ang paligid. May malaking projector screen sa ibabaw ng makeshift stage na para pang may magaganap na movie viewing. May mga ilang logo rin dekorasyon sa stage at wala nakalagay ng mga instrument doon. Pumili siya ng maupuan na maganda ang pwesto kung sakali na may movie viewing sa Naisha Romance. Pero bakit hindi sinabi sa kanya ni Jenny na meron palang ganong okasyon ngayon? Sinubukan ni Marlene na tawagan si Jenny pero hindi pa rin ito sumasagot. Kaya nabigla na lang siya nang may narinig na ingay at may umilo na projector screen. Binalingan niya ang pinanggalingan yun at hindi kalayuan sa kanyang likuran ay may nag-set up na laptop at projector. Doon kumubog ang kanyang dibdib. Kompleto ang miyembro ng banda pati ng mga girlfriend ng mga ito. Walang tao sa Nation Romance at may ganito set up, ibig sabihin
nang ilugan kanyang luha. Surpresa ba itong Joker sa kanya? Nagsimulang umalingaw-ngaw ang tutol at napatakip sa bibig nang makita sa screen projector. Ang isang video, unang pinakita ang kanilang campus ay minaglalakad ng mga tao hanggang sa magsunod-sunod ang mga picture niya. Love is a game where your heart is at stake. Not losing money, but a piece of yourself. Taking my chances and hoping serendipity will work its way. Every time I try to talk to you, I get tongue-tied because image of you keep running in my mind. Ever imagine I'd be a big part of your life? Do not consider me as a memory or someone that should be in the past. Consider me as in the man who can make you laugh, like a fire that will warm you up during your cold nights, or a pillow that catches your tears when you have lonely nights. I will be the man that stand by your side. Para nagpapanambara sa kanyang lalamunan, isang music video ang pinanood niya. Magandang pagkakagawa at saktong-sakto sa music at lyrics ng kanta. Kung sino man ang makakita nun, malalaman na ibinuhos ng gumawa nun ang buong puso nito para sa kanta at video. Gambling my way into your life is not as easy as sounds, especially when your heart is not in my grasp. Try to stay, but I can't help myself coming your way. What can I do when my love is stronger than what my mind says? Now I want to ask you, can I just stay, even if you won't look my way? Do not consider me as a memory or someone that should be in the past. Consider me as the man who can make her laugh, like a fire that will warm you up during the cold night, or a pillow that catches your tears when you have lonely nights. I will not let any other man steal your day. I'm yours and your mind all the way. Ang sumunod ay mga videos na nasama nung nag-shooting sila para sa commercial. Naisip ni Marlene na baka galing yun sa video na kinuha noon ng mga kabata nito na parang documentary. Pero hindi niya napansin na may kumukuha pala sa kanila noon ang magkasama. At ngayon yung nakita na tuwing hindi siya nakatingin kay Joker, ay nakatitig ito sa kanya ng buong pagsuyo. Ipinakita rin yung parte na pagtitigan nila noon para maging komportable ng lalaki habang nagsushoot. We had been in a roller coaster ride. Automatic siya napalin noon sa pinanggalingan na masuyong boses na yon. At nangilid ang kanyang mga luha na makita si Joker na naglalakad at papalapit sa kanya. Suot-suot ito ang Gamblers in Love na t-shirt. By the way, I composed that song for you and make that video for you and sang that song just for you. It's a way to make you feel really special and let you know that I'll do everything just for you. And I know I have a lot of explaining to do. Pumuntong hininga ito. Yes, you do. Tanging sagot niya na ipit ang boses. Any moment yata ay maiiyak na siya. She knew Joker was the one singing that song. She felt it in her heart. The way his voice spoke on her soul. The way the melody carries her heart. Wala kang plano bumalik ulit sa buhay mo. Lalo na't alam ko kung gaano ka tanasakta sa ginawa ko noon. Dahil sa pagiging makasarili ko. And yes, I'm being cold sometimes. I want you to be scared of me because I want you to stay away from me. Because I might ruin your happiness again. You had Ken during those times and you seemed so happy and I thought that's enough for me. As long as you're happy, I'll try to be happy. Pero niloloko ka lang pala ang sarili ko. I can never be happy, especially if you're not with me in my life, by my side. Nandun na kakaibang kislap sa mga mata ni Joker. Ang malambot na expression sa mukha nito, parang may humuklos na mainit sa bagay na yun sa kanyang puso. I thought I was happy as long as you're happy, but you made me realize that I was fooling myself. Noong niloko ka ni Kent at naramdam na kung handa ka magpakatang sa kanya, ginawa ko ang lahat para hindi mo maisip. Para hindi sumagi sa isip mong bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Hoy, ang sakit niyong magsalita ha. Bakit hindi ba totoo? Noong una lang yun, pero nung malaman kong engaged na siya, wala na akong balak magpakatang sa kanya, no? See?
Pero ang natulak sa akin ay itapon lahat ng katwirang ko para hindi lumabi sa iyo na makita kitang naglalakad mag-isa at parang malalim ng iniisip pagkatapos mo makita si Kenta kasama ang buong pamilya niya at yung fiancé niya. Hindi na ako nag-isip noon dahil pagdating na sa iyo, hindi gumagana ang utak ko. Sinunod ko na lang ang dinibig ko ng puso ko. Ako na ang bahala magpapasaya sa iyo. Dahil na-realize ko ng mga sandaling yun, hindi rin ako magiging masaya kundi ikaw ang makakasama ko sa buong buhay ko. And the only way I can make you love is to bear my soul to you. My deepest fears, my deepest thought, my deepest feelings. That's why I decided to make you remember. I don't want to keep secrets from you. I want a clean start. At nung nag-desisyon ako ibalik ang alaala mo, doon ako nag-desidido na hindi ako aatras sa pagpapatunay sa iyo na mahal kita. There, he said it. He loved her. And that's what all she wanted to hear. Her whole being burst from happiness and she couldn't stop her tears from falling. She would always believe in him because he had sacrificed a lot for her. Pero bakit hindi mo kinansela ang engagement mo? Matagal ko na kinansela ang engagement na yun bago pa tayo magsimula mag-date. Natigilan si Joker bago kumunot ang noo. Darn, it's such an awkward thing to say the word date. Natawa si Marlin. Alam niya hindi sana yung lalaki sa mga pangkumpo ni salita pero naiintindihan niya yun. After all, masasanay rin naman ito. Kinausap ko ng mga magulang ko, ikinuwento ko sa kanila lahat ng nangyari sa buhay ko. Ang tungkol sa iyo at ang ginawa ko. Saka kami pumunta sa bahay nila Teresa. Hindi naging madali. Tinanggap ko ang galit ng mga magulang niya. Ang galit ni Teresa. After all, everything was almost set. And I'm just grateful that my parents stood by me and explained everything. That they know it take time to heal the wounds. But at least Teresa won't be stuck with me for the rest of her life. Knowing that I can never return her love. It took time before they accepted the truth. Okay na kayo ng pamilya niya? Isang siguradong ngiti ang binigay ng Joker. Oo, huwag niyo alalahanin. Pero bakit ngayon ko lang parandar sa akin? Nauna pa ang pumunta sa inyo, tapos nalaman ko pang engage ka sa iba. Sa tingin niyo, anong mararamdaman ko noon? Naghihingi na kita, tanong ni Marlin. Kinabig siya nito para yakapin. I know, I'm sorry. I want to give you some space to think of your feelings, to think things through, and I'm giving you a week because I know it's hard to let all of it sink in. At yung tungkol sa sinabi ni Mama sa'yo at mga nakita mo, nung pumunta ka sa bahay, it was this their act. Nang makita ko yung reaction mo, alam ko na na may sinabi si Mama na hindi maganda at yung panggatong pa ni Teresa sa sitwasyon. I thought even if I explained, it wouldn't get to you. Ilang sandali ito natahimik bago bumuntang nila. Oo na, hindi rin agad ako nag-explain kasi gusto ko lang malaman kung ipaglalaba mo rin ako. Kung kaya mo bang nagpasan yung ginawa mo noon para kay Miggy? Because as much as I hate it, your love for Miggy makes me feel anxious. Minahal mo siya na sobra noon at gusto ko malaman kung ganun din ang pagiging reaction mo sa akin. Sabi nito sa tono nagsisisi. Kung ipalalaban mo pa rin ba kung kahit anong nangyari. Pero syempre sa huli, naisip ko, baka mawala ka na naman dahil sa naisip ko. Kaya nagmamadali na ako sa pag-set up ng lahat ng ito. May aamin niya ko. Nung naalala ko ang lahat na nangyari dati, nalaman kong noon pa lang, nakapasok ko na sa puso ko. Nagsimula na kitang napansin. Kung sakaling nagtuloy-tuloy lang yun, naging paglapit niya sa akin noon, walang dudang tayong dalawa ang nagkatuluyan. Nangumulay sa kanya si Joker at natawa siya dahil sa naunang pagkakataon, nakita niya lumaki ang sikip ng mga mata. Seryoso ba yan? Nakangiting tumangon si Marley. Natampal ni Joker noon ito. Pak, I'm such a stupid and coward guy. Yes, you are. I'm glad you admit it. Pero, hindi naman na yung mahalaga yung nangyari noon. Ang mahalaga yung ngayon, tayo. Dahil, sa totoo lang, kagaya noon, nung lukoy na kumikin, nakamuon agad ako. Kasi, ikaw yung nasa isip ko. Somehow, even though my memories were erased and altered, my heart knew you. My heart wants you. My heart remembered the feelings I forgot.
Kasi yung mga panahon napapadala sa palikito natin, naguguluhan na ako sa sarili ko. Kasi gustong-gusto kitang makasama, makilala, at maging parte ng buhay ko. Kaya nung makipag-walay ako kay Kid, hindi naging madali, pero nakayanan ko kasi lagi kang nakalari sa akin. Muli siyang kinabig ni Joko sa pagkakataong yun at napahigpit na ng yakap dito. Tipong ayaw na siyang pakawalan at hindi na siyang hayaang maagaw pa na iba. Oh God, I love you so much. I promise I won't do any more tricks to you. No more hypnotism, no more altering of memories. Ipangako mo rin hindi mo na pagdududuhan yung pumamahal ko sa'yo. Dahil kung gagawin mo pa yun, ipapakunit kita sa lahat ng mga kabanda mo. Pangako, hindi na mauli mangyayari yun. Muli itong humilay sa kanya. O nga pala, gusto kong kausapin ni Mama. Isang natatakang tingin ang binili ng Marlene dito. She needs to confess something as well. Nilingon na nito si Kino. Is she connected? At thumbs up si Kino. Okay na po, tita. Papaliwanag na po kayo sa barangay. Biro ni Miguel. Nang mapatingin si Marlene sa projector screen, ay nakita niya ang Mama ni Joker. Hi, is Marlene hugging Joker right now? Tanong na Gina. Yes, tita, sagot ni Gina. Oh, good. Akala ko kasi itatakot na ako ng anak ko habang buhay kung hindi sila nakain si Marlene ngayon. Ginalaw ni Kino ang laptop at tinutok sa kanila ang camera. Nakita naman nilang nagliwanag expression ng mukha na Gina. I'm sorry if I was harsh to you, sweetheart. Gusto ko malaman kung hanggang saan mo ipaglalaban ang anak ko. Kasi nang malaman ko ng buong kwento, nakita ko kung gano'ng kanya kamahal. Kung ano yung kaya niya isakripisyo. Yung mga naging pagtatalo natin, natuwa ako. Kasi naiintindihan ko na kung bakit kong pinili ni Joker. You are a tough woman who will fight for her love until the end. Nag-thumbs up ito. Masaya ako para sa inyo. Dumiretso kayo rito after ng pakulong niyo dyan na nagsiselebrate tayo. Binata na ang anak ko, biro nito at tumawa. Muling na muli itong mga luha ni Marlene. Pakiramdam niya na wala ang bigat sa kanyang loob. Hindi naman talaga ayos sa kanyang naginang para sa anak nito. Sumubok lang pala nito ang pagmamahal niya para kay Joker. At naitindihan niya yun. Kaligayahan ng anak ito ang nakasalalay. We're going home soon, sigaw ni Joker. Okay, bye. At nag-offline na ito. Maya-maya si Teresa naman na lumitaw sa projector screen. Oh, they are there. Napansin niya lukot sa boses ni Teresa. Well, I can say I'm happy for the two of you. Gusto ko lang humingi ng sorry sa ginawa ko ng unang beses tayo nakita. Nag-request lang ako kay Joker noon bilang bayad sa pag-atras niya. Samahan niya ako hanggang sa ma-finalize yung plano para sa birthday celebration ko. That day, we finalized everything. Then I told you, I wanted to inflict pain because I was in pain when Joker backed out from our engagement. I was falling for him. Natahimik siya ng lahat. Pero, kalimutan niya yun. Gusto ko lang sabihin na hindi ako magiging threat sa relasyon niya. Nasaktan na ako ni Joker kaya ayoko na sa kanya. Sana tumagal kayo. Okay, fine. Bye. At wala na ito sa screen. Kung hindi nagkamali si Marlene, nakita niya nang ilid na ang mga luha nito bago nawala. Nagtatingin na sila ni Joker. I swear, I didn't know defense agad nito. Hindi na siya galit na awalan siya kay Teresa, pero hiling niya, sana makamove on na rin ang babae. Hiwalay mo na yan, Greg. Biglang sigaw ni Ace. Pakuha masyado, sigaw ni Gio. You deserve someone better, sabi ni Kina. Magdidisba na tayo, nararamdaman ko. Natatawang komenta ni Lydia. In Joker's middle finger saluted him before turning to her with those loving eyes. Kahit anong paninirang gawin yung mga kabanda mo sa'yo, ikaw pa rin ang paniniwala ako, sabi niya. Heard that, may abang na baling Joker sa iba. Now go home, hindi kayo invited sa celebration. Muli siya nitong pinabig para yakapin. I love you. It has been a roller coaster ride, but I know that I am the man who'll love you for the rest of your life. Maya-maya ay may binigay ito sa kanya. Meron kasing tradisyon dito na dapat sa na-issue romance kami magtatapat. Ayoko naman masabihan na killjoy ng mga kabanda ko, kaya naman naghanda ako. Isa pa, marami na rin tayo memory sa na-issue romance. Dito mo ako unang hinalikan. Nag-init na kayo ng pisngi at natawa ito.
At may tradisyon din pala na may binibigay sila sa mga girlfriend nila bilang tanda ng pagmamahal nila. So, here's mine. Sabi ni Joker, sabay abot sa kanya isang CD case. It's a compilation of the song I composed for you. Matagal ko nang nirecord yung iba, pero nandiyan na rin yung mga kinanta ko ngayon. Ngayon lang, I'd like to give you this t-shirt in my design na Tumblr in love ng binigyan ito. I'd like to give you mine, pero magmumukhang bestida yung sa'yo. Sobrang haba, kaya naman nag-request ako kay Gina ng kakasya sa'yo. Inampas naman ni Marley sa braso si Joker. Pero ang totoo, pakiramdam niya ay lumobo ng gusto ang puso niya at sasabog niya sa sobrang kasihan. May couple shirt sila at hindi lang isang kanta ang ginawa para sa kanya. Teka lang ang haba ng buhok niya. Wala sabi-sabing hinalikan niya si Joker. Lahat ang kasiyahang nararamdaman niya. Doon niya pinagos sa halik na yun dahil wala siyang salitang maisip pa e paramdam kung gano'n siya kasaya. Mahal na mahal kita, sabi niya na matapos ang halik. I love you too, sagot nito at hinalikan siya. Okay, pack up na, gutom na ako, narinig niya sabi ni Chiyo. Natawa na lang si Marley na makapag-ayos ay umalis na sila. Naglakad sila palabas habang nakaakbay si Joko sa kanya at nakapag-ayos siya sa bewang ito. 6 months later, ikakasal na kami next year, pagbibigay alam ni Ace. Ang totoo niya, sinabi ni Ginny sa kanya na huwag muna sila magpapakasal habang hindi pa taken ang lahat ng gamblers. Kaya heto ngayon pala sila nagpaplano sa magiging kasal nila. It's about time, akala ko. May bago pa umatras si Ginny, sabi ni Miggy. Kasalan to ni Joker eh. Ang bago kasi, ang daming issues sa buhay, sabi naman ni Kino. Kung makapagsalita ha, parang hindi inabot ang 8 taon na paglimot mo kay Ginny noon. Ganti ni Joker. Past is past, singit is. Wala naman na siyang ilang na nararamdaman tuwing pag-uusapan ngayon. Katunayan ay naging biro na yun sa kanila at hindi siya apektado. Alam niyang mahal siya ni Ginny at may mahal ng iba si Kino. Magpo-propose na ako kay Bia, bigla singit ni Chiyo sa usapan at gulat siyang napalingon dito. Seryoso ka? Gulat na tanong ni Miggy. Tumango si Chiyo. Magpo-propose na rin kasi ako kay Lee, duktong nito. Ako rin eh, nakapili na rin ako ng sing-sing, sabi naman ni Kino. Bala ko na rin i-surprise si Marlene, sabi naman ni Joker. Nakangiting umiling-iling na lang si Ace. Mukhang kahit ang mga ito, hinintay lang na makita si Joker ng mamahaling bago magsipag-propose. Anong problema? Eh di mag-propose kayo. Tapos kung sino na lang makakuha ng bouquet ni Ginny sa araw ng kasal naman, siya yung susunod para hindi tayo masukob. Sa magkakamag-anak lang ang sukob, hindi ba? Tanong ni Chiyo. Hindi ba? Pamilya na tayo? Tanong din ni Kino. Oo nga, mahirap na masukob. Sundin na lang natin yung suggestion ni Ace, sabi ni Miggy. Ayan na sila, sabi ni Joker, na makita naglalakad na papalapit sa kanila ang mga girlfriend nila. Kanya-kanya sila akbay sa mga ito nang makalapit sa kanila. Tama si Kino. Hindi lang sila basta magkakaibigan o magkakabanda. Naging pamilya na sila. At masaya siyang naging bahagi ng pamilyang ito. Naalala pa niya dati ang naging sagot nila nung minsan tinanong sila ni Ginny ko bakit hindi sila haalis sa gamblers. Dahil nakahanap ako ng pamilya sa inyo. Yun ang sagot nilang lahat. At lumaki ang pamilyang ilan ngayon.